Good morning, cool friends. Ang topic natin for today ay yung dikit banda o frozen rail shots. So dito makikita natin yung samut-saring sitwasyon kung paano natin i-shoot yung dikit banda na bola, object ball. Tapos sinamahan na rin natin ng direksyon kung saan pupunta yung cue ball o yung white ball kapag pinatamaan natin sa ibabaw, sa ilalim, sa right or sa left. So stay tuned and finish the video dahil marami tayong matututunan ng tira doon sa dikit banda. Okay, let's start. Sabi ng matatandang bilyarista, ang turo sa amin ay dapat sabay ang railing at yung object ball. Doon mo siya patatamain. Ang ginamit natin sa unang example ay below center, pero sabay banda at bola. Pero pumasok naman. Tama ang turo. Pero kung gusto mo i-prepare ang 9 papunta sa 10, hindi ito ang dapat natira. Now, tingnan naman natin ang bottom shot. Applying the same principle kung ito ay bababa sa 10 pero mapapapasok natin yung 9. Tingnan natin sa top view kung bababa yung white ball papunta sa G's. So hindi pa rin ito yung tamang tira. Para sa pangatlo natin tira, try natin ang bottom right spin. Kung ito ay bababa papunta sa G's, tirang 9. Para sa top view, para makita natin kung bumaba nga siya. Ayun, parang iyon ang best na tira para doon sa preparation sa G's. Okay, let's take another shot. But different speed. So ganun din, bumaba din ang bola papunta sa G's. Now, another way para pababain yung bola is yung top left spin. Sa itaas naman patatamaan yung 9, frozen rail, papunta sa G's. So, tingnan natin sa top view. Sa lahat po ng tira nito, ay in-apply ko yung first principle na sabay banda, sabay bola, patama. Now, itong next example na ito ay huwag natin masyadong underestimate. Medyo may kahirapan po ipasok ko. So, itry natin sa center ball. Papasok ko, sabay, gawin natin ang principle ng sabay banda at sabay object ball. May kahirapan pong pagsabayin ang banda at bola pag ganitong ka-stiff ang angle. Yan, sinubukan natin yung center, sinubukan natin yung normal, sinubukan natin yung tough pero hindi pa rin. Now, expert says, dapat bottom right. Ayun, pumasok siya. And my last example na ang frozen rail o dikit banda is yung halos magkatapat yung bola at yung pamato. So dito, kailangan mo talaga ng low deflection
Or kung hindi, masyadong adjustment ang gagawin mo para mapapasok yung bola sa butas. So I hope you learned something today. Subscribe, comment, and share. Maraming salamat.